Hi guys, this is Gandang Shishi. Today's video about spider plants, or in common name, airplane plants, spider ivy, and ribbon plants. Kung mapapansin nyo, ito yung spider plants ko. Ayan. Ang ganda-ganda niya sobra. Ang isi-share ko sa inyo ngayon is about the complete care guide and tips. And ngayon, pag-uusapan muna natin about how to grow these spider plants. Kung mapapansin natin, meron itong mga anak dito sa paligid niya na tumutubo, and itong anak niya is tumutubo in more than 6 months bago ito 100% na mabuhay itong plants na ito. And itong plants na ito ay tumutubo through outdoor lamang. And pwede rin natin gawing indoor as long as ma-maintain natin yung temperature. Ngayon, magsisimula tayo sa care and tips. And number one is sunlight. Mas prefer nito ang bright sunlight or partial indirect sunlight. Kasi itong halaman na ito, naghahanap siya ng semi-shady or naghahanap ito ng init. Half lang, kumbaga sa buong maghapon, 4 hours init lang, so morning lang na init. Kasi ang init ng morning, hindi ito masakit. Hindi ito nakakamatay ng halaman dahil vitamin pa lang yung init na morning sunlight. Ngayon, kung na-expose natin ito sa init ng 4 hours, mas mamaintain nito ang kagandahan ng kulay na tulad nito ngayon is, ayan, dito lumapad yung kanyang dahon. Mas na-enhance ang kulay dilaw. Ayan, ang ganda ng kanyang dahon. Kaya, mas mainam na ilagay natin sa outdoor para ma-expose siya sa init. So, number 2, fertilizer. Pagdating naman sa fertilizer, gagamit tayo ng any all-purpose fertilizer as long as ito ay diluted by water and ito ay liquid fertilizer lamang. And guys, maglagay tayo ng fertilizer during summer season. And ito ang tandaan nyo na gagamit lang tayo ng slow release fertilizer. And ang i-recommend kong gagamitin yung isang fertilizer is manure. So meron tayong cow manure, carabao manure, and horse manure. Yun ay mga organic fertilizer mga ngayon. So pwedeng-pwede sa ating spider plants. Hindi advisable na ang betchin is gagamitin natin dito sa spider plants kasi malambot lamang ang kanyang dahon and ito ay mabilis itong natutunaw. So, slow release lang and isa nga yung cow manure na sasuggest ko sa inyo. Number 3, water. So, in terms of water, kailangan once a week lamang natin diligan itong plants na ito and kung mapapansin nyo ng tuyo itong kanyang lupa, i-touch muna natin para ma-sure natin kung tuyo na, pwede na natin diligan. And huwag itong diligan regularly. Ayaw nito dahil ito ay, sabi ko nga, malambot lamang ang kanyang stem. Hindi pwedeng araw-araw diligan itong plants na ito. Number 4, temperature and humidity. Ang gusto nitong temperature is 55 to 80 degrees Fahrenheit and with low humidity lamang. Kung masyadong mainit sa lugar natin or sa place na pinaglagyan natin, kailangan imimiss natin ito ng tubig. So, kung meron tayong pang-spray, lagyan natin ng tubig and spray natin yung tubig para bawas sunog sa kanyang dahon. Number 5, pruning. Ayan, nandito tayo sa pruning. Pruning is always nasa plants natin. Palagi kasi nga, ito yung mga natutuyong dahon, namamatay na dahon na kailangan tanggalin na natin para magandang tignan ang ating plants. Ayan, number 6 na tayo. Kung ang tanong is toxic ba itong plants na ito, hindi ito toxic or poisonous plants, non-toxic. So, ibig sabihin, napaka-safe sa ating pets, cats, and also tayong human. Ngayon, ang benefits nito, oh yun guys, meron pala itong napakagandang benefits sa ating paligid. Ang benefits nito is air purifier siya. Ganito siya, tumatangkad siya. Pagka healthy siyang tumubo, ganito ang magiging itsura niya. Ang dami niyang anak sa paligid, mga babies, marami siyang babies. And on second time on my video is may papakita ko sa inyo yung aking pagpo-propagate dito and mangongolek pa ako ng ibang varieties para mapakita ko sa inyo yung mga ibang varieties. Hanggang dito na lang yung aking video.
And please don't forget to subscribe on my channel. Gandang Shishi. See you on my next video. Bye-bye!